I'm Papa Jeffers, this is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, merong nag-start na bagong tournament. Ito po yung Superbet Chess Classic Romania, at lahat po ng top-level Super Grandmasters kasali dito, except si World Champion Magnus Carlsen. So talagang mabigat itong tournament na to. Sila Caruana, kasali si Firuja, Levon Aronian, mga top-level Super GMs, and mga kasali din sa candidates tournament. Siguro kaya hindi sumali si Magnus para hindi niya makakalaban yung mga potential World Championship Challenger. Pero yan po ay haka-haka ko lamang. Ayan. So ngayon, ang titingnan po nating laro ay yung laban ni Super Grandmaster Wesley So kay Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov. Ayan. So ito po, round 1 ng tournament, and white si Wesley. Tingnan po natin ano ang nangyari. Ito nag-start with D4. Knight F6, C4, E6, and then pagka Knight C3, nag-Bishop B4. At kung makikita natin, ito po yung tinatawag na Nimzo Indian Defense. At ang ginawa ni Wesley ay yung medyo makunat na linya lang, yung E3 variation. Ayan, so nag-castling, Bishop D3, and then pagka D5, capture, A3, inatake ang bishop. So yan po, kadalasan umaatras. And then nag queen C2, A6, and then knight GE2. So ito, kung mapapansin natin, para ito yung laro ni Wesley So kay Samuel Sevian, kung saan bigla siya bumomba sa kingside. Parang ganito yung laro eh, sabay inatake niya sa kingside, although nag-collapse, inulit ni Wesley. Ngayon kalaban niya naman si Mamedyarov. Ayan, so dito nag-rook E8. Ang ginawa naman ni Wesley, nag-castling kingside. Ayan, so medyo play safe lang ng konti kasi mabigat din to si Mamedyarov eh. So nag-B6, B4, stopping yung mga C5 ideas. Knight BD7, so binakapan ulit yung C5. Ngayon nag-Knight F4. Ayan, so inatake itong D5 pawn. So once again, stopping yung C5 ideas. So yung best po dito, actually sabi ng engine, is Bishop D7 lang. So medyo makunat lang, equal-equal lang ang posyon, talagang mabagal po yung laro. Kaso ito po kasi si Mamedyarov, kung alam naman natin, mahilig sa mga complex positions. Gusto nito yung medyo sumasabog. So hindi siya, hindi niya gusto yung mga ganyang medyo makunat lang. So ang ginawa niya, capture, and then nag-C5. So actually, itong parang idea ni Mamedyarov dito, hindi ko masyadong nagustuhan eh. Kasi kung ibabalik po natin, makikita natin, binigay niya yung bishop pair, no? Tapos, pagkabigay ng bishop pair, sa kanya naman binuksan ang posisyon. So merong bishop pair si Wesley, tapos binuksan mo pa yung posisyon. So dapat kapag ka merong kang knight, huwag mong bubuksan yung posisyon. Kailangan solid-solid lang. Kukunatan mo lang para hindi magkaroon ng magagandang diagonal yung bishop. Kaso ngayon ang ginawa kasi, ayan, binuksan niya, nag-C5, D takes C5. Siguro naman, ang iniisip ni Mamedyarov, may compensation kasi malakas yung dalawang pawn. Kaso bishop kasi yan. So magkakaroon ng magagandang diagonal. Ayan, no? Ang ganda ng diagonal dito, tapos yung isang bishop, ang ganda naman dun. Medyo, sa tingin ko, slight inaccuracy yung ginawa nito ni Mamedyarov dyan. So nag-rook D1 lang si Wesley, hindi masyado pinansin. Hindi kasi pwedeng mag C4 basta-basta, magkakaroon po ng butas dito. So makikita nyo, biglang lumaki yung lamang ng white, no? So nag-Bishop B7 lang. Ayan. Knight A4, at dito makikita natin, pinipwersa ni Wesley na pag C4-in itong pawn sa C5. Take note, pag kumain, so kain, nawalan ka na nung dalawang malakas na pawn, open pa yung mga bishops ngayon. So hindi ko pa pwede yan. Kaya ang ginawa, nag C4, nag Bishop F5, ngayon nagkaroon ng butas dito sa dark squares. Take note, wala na po kasing dark squared bishop yung black kasi binigay niya dun sa knight. Ayan, so nag A5, Bishop E3, AB4, and then pagka Queen E7, nag-Rook AB1 lang. Makikita natin, naka-ready na si Wesley
papasok yung bishop doon sa long diagonal na napakalakas. At yan po mahirap tanggalin kasi wala nang panglaban dyan yung black na dark squared bishop din kasi nakuha na ho sa knight. And so nag-g6, kumapture na si Wesley, capture. Binalik na yung bishop pair pero makikita natin baka knight c3, knight f6, bishop d4, ang lakas ng bishop. At yan po ay hindi na ho mapaalis. Actually, talagang gustong-gustong paalisin ni Mamedyarov kaya nakahanap siya ng masyadong mahabang way para atakihin itong bishop. So, iniikot niya yung knight papuntang f5 para lang maatake yan. So, nag-knight h5, queen d2, at ngayon po nag-f6. At ito yung naging inaccuracy kasi nagkaroon naging weakness yung king ng black. Ayan, so instead of f6, ang maganda daw dito is queen h4, atake sa f4 pawn, and then pagka g3, queen h3. At makikita natin yung kalamangan po ng white, hindi masyadong malaki. Ano, so parang kakarampot lang, pero ito kasing bishop na yan, napakalakas talaga yan. At kung titignan mo sa tao, itong queen naman sa h3, parang wala namang aatakihin yan dyan, wala naman siyang backup. So, kaya inayawan ni Mamedyarov yung kanyang linya. So, dito, pagka nag-rook e1, with a very, very, very slight advantage, pero pagka tinitingnan ko, parang malaki na ho talaga yung advantage ng white dito sa posyon na yan. So, ibalik natin. Nag-f6 para maituloy yung idea ng ganyan. Kasi kapag nag-knight g7 ka agad, mabibitin ito eh. Baka pwede kainin yan. Eh, no? So, kain, kain. And then kain. Actually, mas okay pa nga yan for black. Kaso, hindi ganyan na nangyari. Nag-f6. F6. Nag-h3. Knight g7. Ayan na ho yung idea. Papuntang f5 para at least ma-atake itong bishop. Madislodge dyan sa napakalakas na diagonal. Kaso, nag-bishop c5. Queen f7. And then, knight b5. Papasok ang knight sa d4, sa d6, tapos marami pong tatamaan. So, na-pair sa mag-knight f5, nag-knight d4, napalit yung knight, at pagka queen d7, rook e1, king f7, nagkapalitan ng mga pyesa. Ayan, palit, rook e1, rook e8, rook e8, queen e8, knight f5, gf5, and then bishop d4. Ayan. So, dito makikita natin, meron pong slight advantage ang white kasi napakalakas nung bishop niya. Ayan. Tapos, meron pa siyang outside passed pawn. So, dito, sa unang tingin, no, parang may connected passed pawn dyan, pero yung mga pawn dito sa gitna, wala akong pupuntahan niya kasi control na control ng bishop at saka queen. So, hindi naman niya makakapush. Tapos, ngayon, ang ikinalamang pawn ng white, meron kasi weak yung king dito ng black. Tapos yung king ng white, very, very safe. Ayan. So, dito lang bishop c6, and then f3, h5, queen f2. Makikita nyo dito si Wesley, paikot-ikot lang. Ayan, no, queen b2, nag-queen b8. Ayan, so kaka-capture dito. And then nag-queen d2, depensa lang. So, balik natin, napansin niyo ho, yung queen ni Wesley, hindi ho nagbago na posyon. So, queen f2, queen b2, tas queen d2. So, bakit ho ganyan ang ginagawa ni Wesley? Parang iniikot-ikot lang niya. No? So, yan po kasi ang technique ng mga super grandmasters sa endgame. So, kailangan iikot-ikutin mo muna ang idea po niyan. Sa 10 tira ho ng isang tao, usually nagkakamali ho yan isang beses, dalawang beses. Actually, pag sa mga mortal na tao ho, sa kagaya natin, hindi naman tayo super GM, sa 10 tira, marami hong inaccuracies. Minsan, 3, 4, 5. Minsan nga, 10 pa eh. Pero dito, pagka super GM ang kalaban mo, sa 10 tira, siguro isa lang ang inaccuracy. So, pagka nakita mo yung inaccuracy, lalaki po yung kalamangan. So, 10 tira ulit, isang inaccuracy, lalamang na naman. Tapos, lalamang ng lalamang. Kaya kung makikita nyo, si Magnus Carlsen, ganun ho yung ginagawa. No? Medyo mabagal, pero inaantay lang niya yung inaccuracy ng kalaban. Pagka nagka-inaccurate move,
doon iti-take advantage. Ayan. So, dito na king g6, queen e3, so paikot-ikot lang, oh. King f7, talagang depensa lang. Bishop c3. Actually, ito pong posyon ng black fortress, so yan, hindi mapapasok yan, eh, kung tama ang depensa. So, bishop d7, king h2, queen d6, king g3, king g6, and then king h4. Ayan, yung king ng white dito, very safe sa h4, bishop d5, queen d4, bishop d7, queen d2. Talagang paikot-ikot lang si Wesley. Inaantay yung pagkakamali ng black. So, bishop c6, bishop d4, bishop d7, and then nag g3. Ayan, yung king na yan, very very safe sa h4, hindi po ma-check. Ang only way ma-check dyan is kung umikot papuntang g5, no? So, makaikot ka man dyan, pagkaikot mo dyan, nakapasok na rin yung queen sa e7. So, hindi po gagana yung ganyan, eh. So, bishop e8, and then dito ngayon nag-queen b2. Ayan, so yung kakapaikot ni Wesley, nagbunga na kasi dito nagkaroon ng inaccuracy ng queen c6. Ayan ho yung pagkakamali. So, kung ibabalik po natin, instead of queen c6, ang tira ho is bishop b5. Ayan, para walang b5 na idea. So, actually, yung queen c6, stopping din naman yung b5, kaso inaccurate eh. So, ipakita ko lang yung linya, pagka bishop b5, halimbawa, mag queen a1, papasok dito, so, abangan mo ng queen. Ayan, pagka na queen e1, papasok dito, aabangan mo ulit ng queen. Yan ho, fortress ho yan, hindi po mapapasok. Pagka queen e3, bishop a4, bishop c3, bishop b5. So, dito kahit makapasok dyan sa a7, okay lang ho yan, bishop e8. Kasi palaging kailangan bantayan itong d4 na puso. Pagka queen a8, bishop f7, hindi maiwanan ng queen yung d4, kailangan bumalik na naman, mauuwi ho sa equality. Ayan, kaso nga, ang problema mo dyan, sa 10 tira nga ho, hindi malayo, mablablander ka na isa, dalawang beses. At yan na ho ang actually nangyari. So, ibalik natin sa laro, no? Pagka queen b2, nag-queen c6. At ngayon, nakapasok na yung queen. So, queen a3, papasok dito, kailangan i-stop na queen a4. Merong malakas na queen e3, papasok sa e7. So, pagkabalik dito, ngayon ang difference, merong b5. So, kaya kailangan ipangharang yung bishop eh, para walang ganyang idea. So, pagka b5, na-force na kainin yan. Pagka hindi mo kinain yan, dedere-derecho ho yan. So, kinapture, dito nag-resign na kasi hindi na humapigil yung mate. Actually, mate in 7 na sa engine with queen e6. Ayan, so papasukin na dito. So, halimbawa, pagka queen c6, depensa, merong check, king h6, and ito yung panapos yung move na g4. Ayan, anako, mate pun pa pala. So, pagkakain, kakapture, capture, mate ng g5. Wala hong kawala yung king ng black. So, mate pun pa ang aabotin ni Mamedyaro. Buti na lang, nag-resign na po siya dito pagka queen b5, hindi na po siya tumira. So, after round 1, leading po kaagad si Wesley. Kasi yung mga ibang games, lahat po nagtabla, si Wesley lang ang nanalo. Ayan, so very good start kay Wesley at saka itong tournament na to. Talagang malaking tournament, sana mai-champion niya. Pero siguro hindi ko na ito masusubaybayan kasi actually ang flight po namin papunta ng Vietnam para sa SEA Games ay bukas. Ayan, so bukas ang flight, magpre-prepare pa ho kami doon. And meron na ngang game sa Aegis, alam ko eh, sa 10. Pero personally yung game ko sa 16 pa, so medyo matagal-tagal pa. Tingnan natin kung maka-analyze pa ako, pero malamang magpre-prepare na po kami doon. And pag-pray nyo po kami ni Ian Pao, sasali po kami ng SEA Games. Hopefully, maganda po ang showing namin. So, ayan po ang ating video for today. At hopefully, meron po tayong natutunan, lalo na sa endgame. At kung meron tayong natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.